Hello everyone, and we are here in Hanoi, Vietnam. Yes guys, we are here in Hanoi, Vietnam. So kung natatandaan nyo, last 2 weeks ago, tinanong ko kayo kung saan nyo, tayo, next gusto pumunta. Kung sa Bali, Indonesia ba, or sa may Vietnam. And then, baka tayo sa 3 subscribers. Hindi, charot lang. Mga 100 naman. So 60% ang pinili ay Vietnam. So nandito tayo. So make sure na sasama kayo sa akin dahil magagandang adventure ang ating pupuntahan. Ako po si Mel, at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, and of course, follow nyo na rin kami at like sa aming Facebook and Instagram. Hello everyone! So, touchdown Noi Bai International Airport, Hanoi, Vietnam! So, simulan natin. Ano ba yung requirements from the Philippines going to Vietnam? If you are fully vaccinated, no requirements at all. So, sa paulit-ulit nagtatanong kung required ba yung insurance, no. Hindi required yung insurance kapag ka hindi naman siya required dun sa may bansang pupuntahan ninyo. So, hindi rin kayo nun hahanapan sa may Pilipinas. And then, pagbabang pagbaba nyo dito sa may Vietnam, wala na rin hahanapin. As in, wala na rin tanong-tanong. Sabi ko nga sa inyo, tatak ka agad. Ganun talaga kapag nasa may ibang bansa ka na. Sa paglabas ninyo ng Noi Bai Airport, kaliwa lang kayo. And then, may makikita kayong ganitong parang waiting shed. So, meron ditong mga bus. So, maghintay lang tayo. Pwede rin naman kayo rito mag-taxi, pero mga nasa 800 pesos yata. So, kung nagtitipid kayo, mag-bus na lang kayo. And then, meron nga ritong 3 bus na pwede ninyong sakyan. So, una yung number 7, and then meron ding number 17, parang ganun. So, and then ang napili ko is yung number 86 kasi based sa may reviews na napapanood ko at nababasa ko, yun daw kasi may pinakamagandang bus, mas komportable, and then mas maganda daw yung mga dadaanan para mga landmarks na din sa may Hanoi. Sarap talaga mamasyal dito sa may Vietnam ng ganitong panahon, November to February kasi yun yung kanilang winter season. So katulad ngayon, ayun na, di ba, naka-long sleeve ako. Kasi 18 degrees, guys. Imagine 18 degrees. So what more kapag dating pa ng January or February. So naranasan na namin yung winter dito, as in super super lamig talaga. So konting kwento lang while waiting. So nung unang-unang punta namin dito ni Enzo, dito rin yung baba namin nun sa Hanoi para mag-work from Bangkok kami noon. And then takot na takot kami noon, parang worried na worried kami. Kasi di ba kapag naiisip nyo yung Vietnam, ang naiisip natin puro gera, gera, gera. So hindi yung naiisip namin that time. So hindi namin alam kung ano yung expect namin dito whatsoever. Anyways, kaya nakakatuwa habang naglalakad ako ngayon doon sa may labas ng airport, and then nasa aeroplano ako pababa, iba na yung feeling. Kung dati natatakot ako or nag-worry ako, ngayon parang excited na excited ako kasi ngayon naisip ko na kagad na, una nga alam kong malamig. Pangalawa, yung food, gustong-gusto ko nang kumain. So ayun, so napalitan ng excitement. Number 7. Ah, okay. Thank you. So eto na yung bus, guys. Bus number 7 yung nasakyan natin, which is mas mura. 8,000 dong lang. So parang pumapatak na 20 pesos lang. O diba? Super mura. And 1 hour yung biyahe natin, ha? From the airport going to the old quarters. So hindi na ako naghintay ng bus 86 kasi baka mas matagalan pa. Ito, doon din naman yung baba niya. Nakababa na tayo, so hindi ko alam kung nasaan tayo. So another adventure. Pero for sure malapit na to. So baka magmotor na lang din tayo. And then guys, nakakatuwa kasi tingnan nyo guys, meron na sila ritong MRT. So hindi ko alam kung gumagana na to. For sure hindi pa, kasi sarado pa. Pero diba, ang laking development nun for Vietnam. And then guys, ito yung nakakamiss sa Vietnam mo. Yung ganyan, yung merong tindahan or kainan, tapos merong mga maliliit na bangko, uupo kayo dyan while kumakain or umiinom kayo ng tea or kung ano pa man. So ayun, meron siyang ganun guys, so yung nakakatawa.
at saka nakakamiss sa Vietnam. Like this, guys! So, gustong-gusto ko na kumain ng banh mi. Pero maya-maya na, dapat makapagpapalit muna tayo kasi wala talaga tayong Vietnamese dong. So guys, look, diba? Ang sarap tumambay dito. Ang sarap kumain. So, nabasa ko na meron ditong buncha. So, nakakamiss yun. Yung buncha, para siyang noodles. Tapos, meron siyang sahog na barbecue mismo. Pork barbecue, ilalagay mo dun sa may pinaka-noodles. And then, yun nga, banh mi. So, pero wag muna. Pumunta muna tayo sa hotel natin. Guys, andito na tayo sa Wan Kiem Lake. So, after 2 hours ng buong travel natin from the airport, nakarating din tayo. So, from doon sa may binabaan ko, hindi ko kasi alam kung hindi lang nagkaintindihan, kung hanggang doon lang ba talaga yung bus number 7. Or talagang ibinaba lang ako doon kasi wala nang sakay. But anyways, so pagbaba ko doon, sumakay ulit ako ng bus na 9A. And then ang binayaran ko lang ay 7,000 dong, which is parang nasa 16 pesos. So all in all, ang nagastos ko lang from the airport ay 40 pesos. And then guys, eto na yung papuntang Old Quarter. So grabe, sobrang nakakamiss tong lugar na to. Wala pa rin pinagbago. Ganun na ganun pa rin. At tsaka ano, parang hindi rin nagkaroon ng pandemic. Kasi nga siguro medyo bukas na din, no? Makikita nyo guys talaga, o tignan nyo naman. Ang dami-dami pa rin tao, ang dami-daming sasakyan. So guys, now, hanapin na natin yung ating hostel. Pero bago yun, kailangan na muna natin magpapalit. Kasi wala rin tayo babayad sa hostel natin. So dito, madali lang din naman yung palitan. Pwede sa bangko. Pero kasi sa may pagka sa may bangko, ang dami pang hinahanap. Hanapan ka pa ng passport, ID, ganyan. So, ang talagang palitan talaga dito na mas madali, yung mga nagbebenta ng gold. So, kung saan may nagbebenta ng gold, doon na lang din kayo magpapalit. And surely, mas malaki yung palitan doon. So, hanap lang tayo. And then also guys, maghanap lang din tayo ng SIM card. Huwag niyong gagayahin yung ginawa ko guys sa isang malaking pagkakamali. So, dapat from the airport pa lang bumili na kaagad kayo ng SIM card para just in case maligaw kayo. Pwede kayo mag-Google Map. And then, dito talaga magiging struggle lang talaga rito. Meron talagang communication barrier. Kasi nga, hindi talaga sila masyadong marunong mag-English. So, as in, hindi talaga. So, kung meron kayong internet, syempre, makakapag-translate kayo kapag meron kayong gustong itanong. So, ayun. Thank you. Wow. Ko guys, muntik pa akong ma-scam kaya tumigil ako. Kinuha yung sapatos ko guys and then sabi sira daw, ididikit. So idinikit, tapos nilinis-linis pero hindi naman sira yung sapatos ko. Kaya talagang pinanindigan ko na wala naman talaga akong pera pa kasi hindi pa ako nakakapagpapalit. So buti naman hindi naman siya nagalit pero medyo nangulit lang, sinundan lang ako. Hindi ko na na-i-video guys. Pagpapalit na tayo ng pera. So maleta yung pinalitan ko kasi mamaya titignan ko kung saan pa mas malaki yung palitan. Grabe! Sobrang nakakatakot magtatatawid kasi ang dami talaga motorcycle and ang bibilis talaga nila magpatakbo. So guys, ito ang itsura ng Old Quarter kapag kaumaga. Pero syempre ikot pa tayo dito, no? Kaya kita nyo, diba? Ang dami talagang kumakain na nakaupo lang sa may maliliit na bangko na yun. Sobrang nakakabingi yung mga busina. Talagang busina talaga sila ng busina. But anyway, so ayan. Ito guys, ito yung tinatawag na parang Beer Street. Yung Beer Street, ito, para tong walking street nila. So mamayang gabi, punong-puno rin dito ng inuman. And then marami rin ditong tao mamayang gabi. So nandito yung ating hostel. Dito talaga pinili ko para malapit tayo sa mga action. Ganun. Guys, dahil wala tayong internet, ayan, tanong tayo ng tanong. Okay lang naman. Mahaba pa naman oras ko, maaga pa naman. 10 o'clock pa lang naman dito. 1 hour behind dito sa Pilipinas. So, mahaba pa ang oras ko. So, parang adventure na rin ako dito. Guys, this is it! So, diba, nakita ko siya.
nang wala akong internet, tanong-tanong lang. So actually parang familiar siya sa akin. If I'm not mistaken, parang ito din yung dati naming hostel pero pinalitan yung pangalan. Ang dati nitong pangalan parang Maydeville, pero ngayon pinalitan siya. So naging hostel na rin namin to. Dito talaga kami nag-i-stay kapag ka nandito kami sa May Hanoi dati. Yes, itong ito mismo yun, guys. So siguro pinalitan lang talaga ng pangalan. So kung alam ko lang na ito yun, alam ko sana kung paano pupuntahan. So guys, nakita nyo ba kung gano'ng karaming mga backpackers ang nandito sa Maydeville? Diba? Ang daming foreigners. Kasi nga super mura. 300 a night lang dito, guys. Tapos kasama pa yung buffet. Breakfast nila doon sa may rooftop. Hello guys! So nakatulog tayo sa sobrang pagod. So yun nga pala dito guys, no? Hindi ka pwedeng syunga-syunga sa pagtawid. Kasi ituloy-tuloy yung mga sasakyan, especially yung mga motor, ang bibilis. So dapat kapag katatawid ka talaga, dapat talaga concentrated, ganun. Hindi pwede syunga-syunga kasi nga masasagasaan ka talaga. So anyways, bago ko kayo iikot, kumain muna tayo kasi sobrang gutom na ako dahil hindi pa tayo nagla-lunch. So hahanapin natin yung kinakainan namin ditong kebab, yung shawarma rice na super favorite namin kapag pumupunta kami dito. So parang natatandaan ko dito yon. So guys, so tignan nyo, pagkahapon ganito na itsura ng old quarter. And then mamaya maglalabas yan ulit dito ng mga mesang maliliit at saka ng mga bangkong maliliit. Tapos marami na doon tatambay at kakain or iinom. Hi. So ayan, and then magulo siya. Kasi ang daming mag-offer sa'yo ng kung ano-ano pagkain, bibigyan ka ng free halimbawa. Pero kailangan mong bumili, syempre kasi may iya kapag hindi ka bumili. And then, ayun, yung parang kalesa, nakita nyo yun yung bike, then iaangkas nila kayo. So yun din, usong-uso rin yun dito. Yun din yung isang way para maikot nyo tong old quarter. Kaya na nakita nyo yung mga foreigners sa likod ko. Diba, dito sila nakaharap. So ganun yung trip dito. So eto na, nakikita ko na nga. Eto na yung doner kebab. So eto yung favorite namin. So nandito pa rin siya. Ay, pero naiba na siya. Dati kasi as in mesa-mesa dyan, ngayon nawala na yung mesa-mesa. So hindi ko alam baka sa itaas na. So let's see. Guys, dito na sa mitasyon kayo. Dati kasi dito lang kami sa may baba kong makain. So diba? Hi! Oh, solo ko guys! Tingnan nyo naman ang leto kainan. Oh, ang cute. Tayo sa merong kabiyo ng konti. Para kitang-kita natin yung daan. So usually ganun naman dito sa may old quarter, sa may Vietnam. So, gustong-gusto nila yung kumakain, tapos nakaharap sa may kalsada, yung nakikita nila lahat ng dumada. Kaya kung makikita nyo nga, di ba, yung mga bangko na inuupuan na maliliit, lahat yun sa may kalsada nakaharap. So, ayan. Diba? So, for sure, ingit na ingit sa atin ngayon sa Enzo kasi favorite talaga namin ito. And ako matitikman ko na ulit siya. Nakikita nyo ba guys kung gaano kalaki yung servings nito? Di ba? Ang daming meat. Unlike sa atin, di ba, ang makikita nyo kapag kumain tayo na shawarma rice doon, ang makikita nyo lang pepino, sibuyas, ganyan. Ito talaga, guys, tignan nyo naman yung meat. O, di ba? Yummy! So, parang ano to, magkano ba to? Parang, 60K. So, sa peso, parang nasa 140 pesos siya. Tignan nyo, guys, Sarap, grabe! Namiss ko talaga to. And then dito, meron kayo ditong mayo and then hot sauce. So pwede nyo ulit siyang timplahan depende sa panlasa rin. So let's eat! Kasi gutom na tayo. So tapos na tayong kumain guys! Grabe, sobrang dami talaga nung pork. As in, dumating nga sa point na yung pork talaga yung natitira sa sobrang dami niya. So yun, so pagkatapos kong kumain, nakakatawa yung owner kasi tinatanong niya kung kamusta daw ba yung lasa. Tapos sinabi ko na same lasa pa rin siya nung kumain kami 5 to 6 years ago. And then natuwa siya kasi diba parang ang dating kasi bumalik pa rin kami or bumalik pa rin ako para tikman ulit yung kebab niya. Guys, dito sa mga old quarters kapag napunta kayo rito,
talagang makikita nyo na ang dami talagang turista. So sana ano mangyari rin ito sa may Pilipinas. Kasi pag pumunta ka sa may BKK at saka dito sa may Vietnam, talagang makikita mo merong lugar na puro talaga foreigners lang talaga yung mga nandoon. So sa Pilipinas kasi medyo konti pa eh. So sana, no? Sana. Usong-uso talaga dito yung mga kainan na meron parang pa-view. So nakita nyo, diba? Parang nasa terrace or nasa may balcony, nasa veranda. Tapos doon sila kumakain or umiinom. So ayun, so sana nabigyan ko kayo kahit papaano ng glimpse kung ano ang itsura ng old quarter dito sa Hanoi, Vietnam. And dito na natin tatapusin yung vlog natin kasi masyado nang mahaba. And huwag kayong mag-worry kasi simula pa lang to. Dahil hindi pa nga tayo namamasyal, binigyan ko lang talaga kayo ng konting pasilip. So samahan nyo po ako sa mga susunod nating Vietnam travel vlogs. Bye everyone!